Yung makinis at malinamnam nating puto ala Goldilocks, mas pasarapin pa natin. Sa isang malinis na mixing bowl, ay salain po natin yung ating 2 cups or 250 grams ng all-purpose flour. Isabay na rin po natin sa pagsasala yung ating 2 tablespoon or 14 grams ng baking powder. Ihalo na rin po natin yung ating 2 swak pack or total of 66 grams ng powdered milk. Any brand po ay pwedeng-pwede nyong gamitin. Maglalagay rin po tayo rito ng 3/4 cup or 137 grams ng sugar. If ever po na gusto nyong dagdagan yung tamis nito, depende na po ito sa inyong preference. Makakatulong po ito to balance the taste. Maglagay rin po tayo ng 1/8 teaspoon ng salt. Then, i-mix po muna natin yung ating mga dry ingredients bago naman po natin idadagdag yung ating mga wet ingredients. Ilagay na po natin ngayon yung ating isang pirasong itlog. Any size po ay pwede nyong gamitin. Ang importante lang po, huwag nyong diretsyong basagan yung itlog dito sa ating mixture. Nang sa ganon, kung sira po ito, hindi po madadama yung iba pa nating ingredients. Magdagdag rin po tayo rito ng 1/4 cup ng melted butter or margarine. Kung sakaling hindi po ito available, pwede naman po kayong gumamit ng oil basta walang strong na lasa at strong na amoy. Pero iba pa rin po kapag butter or margarine yung inyong gamit dahil may dagdag po itong flavor sa ating puto. Ihalo na rin po natin yung ating 1 1/2 cup or 375 ml ng water. I-mix lang po natin ang dahan-dahan itong ating puto butter at iwasan naman po natin ito ay ma-overmix. Kung sakaling mapansin nyo na marami pa rin pong lumps or buo-buo, huwag nyo na po itong patuloy pang haluin. Ang gawin nyo na lang po ay salain ito nang sa ganon mas makasigurado tayo na smooth yung consistency ng ating mixture at the same time na iwasan po natin itong ma-overmix. 440 grams po itong ating keso pero wala pa po sa kalahati yung ating magagamit dito. Tingnan nyo na lang po kung gaano kalalaki yung keso na ating gagamitin. Bukod po sa keso ay pwede rin po tayong gumamit ng mga ganitong tsokolate na madalas available po sa ating mga suking tindahan. Medium size puto molder po yung aking gamit dito at bawat molder po ay maglalagay naman ako ng 1 1/2 tablespoon ng ating puto butter. Napaka-importante po nito, huwag nyo pong i-grease yung inyong mga molder dahil gumamit na po tayo rito ng oil, butter o margarine sa ating pinaka-butter. Then ilagay na po natin sa pinakagitna yung ating chocolate, ganun na rin po yung malalaking slice ng ating keso. Kung dati ay ingat na ingat po tayo na huwag lumubog yung ating keso, ngayon wala po itong problema. Much better nga po nang sa ganon pati sa pinakaloob at gitna ng ating puto, mayroon po tayong feeling na keso. Kapag kumukulo na po yung tubig sa ating steamer, isasalang na po natin ito. Then nakaset na lang po yung lakas ng apoy ngayon sa medium high heat o yung apoy bago yung pinakamalakas na setting ng inyong kalan. At huwag na huwag nyo rin pong kalimutang baluti ng tela yung pinakatakip ng ating steamer. Nang sa ganon habang ito po ay nag-i-steam, hindi naman po matutuluan ng tubig yung ating mga niluluto. After 13 minutes, luto na po yung ating mga puto. Pero still, mag-toothpick test pa rin po kayo dahil iba-iba po yung lakas ng apoy ng ating kalan. Nang sa ganon, mas makasigurado po kayo na luto po talaga ito hanggang sa pinakaloob. Palamigin lang po muna natin ito saglit hanggang sa kaya na po nating hawakan bago po natin ito i-unmold. At tingnan nyo po ito, dapat po yung pinaka-outcome ng ating puto ala Goldilocks ay makinis. Ganun na rin po yung ating molder, wala pong matitira or dikit-dikit na puto rito. Malinis rin po ito, meaning tamang-tama po yung pagkakaluto ng ating puto. If ever po na hindi ganito ang naging resulta, possible po na ang mga kadahilanan ay dahil sa una, kulang po yung inilagay nyong butter, oil, or margarine sa inyong puto butter. Pangalawa, hindi pa po fully cook yung inyong puto.
At ang pangatlo ay posible pong dahil marami ng gasgas yung ginamit nyong molder. Kaya mga palalabs, once na huhugasan nyo po yung inyong mga molder after nyong magluto, iwasan nyo po itong kiskisin dahil makakaapekto po yung mga gasgas nyan sa pagluluto natin ng ating puto. And tadaan! Heto na po mga palalabs, ang ating puto ala Goldilocks na marahil marami na po sa atin ang subok na po talaga ang reciping ito. Pero ngayon, ipinakita ko sa inyo na pwede pa po tayong maglagay rito ng filling. Nahuwag rin po kayong mangamba kung medyo napalaki o lumubog yung inyong keso dahil masasarap po ito dahil pagbukas ng inyong puto, pati po sa pinakaloob may palaman ito. Sa mga nagtiwala po sa ating mga recipe, maraming salamat po. Kaya naman po asahan nyo na mas paghuhusayan ko pa, nang sa ganon mas marami pa po akong maibahagi sa inyo. Sana po ay muli ako nakapagbahagi sa inyo kahit kaunting kaalaman. Ngayon naman po ay alamin na natin ang ating full costing.